Wow! Breaking news ito, no? Wonder Boy Martin, in-announce na po kung sino ang kanyang mga kalaban sa December 17. Baka hindi mo pa alam, may laban po siya sa December 17. Pag-uusapan natin kung sino ba tong kalaban niya, matindi ba to, at ano ba ang palag ng kalaban niya dito sa ating boxing prospect na taga-Lagawi, Ifugao. Pow Salud, Powcast Sports, handa ka na ba? Pwes, ito na, simulan na natin. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Napanood ko sa video ni Pinoy Boxing Prodigy na I think isa rin sa magpo-promote ng laban ang laban po ni Wonder Boy sa December 17. At ito, sinabi niya na si Komgrich Nantapech ang makakalaban po ni Wonder Boy. Bago natin pag-usapan itong kalaban ni Wonder Boy, tingnan muna natin ang kartada po ni Carl James Martin. Of course, undefeated 20 wins with 16 of the wins coming by way of knockout. 23 years old pa lamang ang ating boxing prospect. Scroll down tayo ng konti dito. Tingnan natin ang kanyang mga huling laban. Of course, yung huling laban niya kay Charles Tonto na binugbog lang niya. At itong si Ronnie Baldonado at Mark Anthony Heraldo, I think the two toughest fight that he had yet. Of course, nandoon tayo kay Mark Anthony Heraldo, nandoon kay Ronnie Baldonado, at yung kay Charles Tonto, wala tayo dyan personally. But we saw the fight, and I think Carl James Martin has improved to be a boxer. And is he ready for a step-up fight? Step-up fight ba itong kalaban niya? At yan ang pag-uusapan natin. Next, eto na. Eto na si Komgrich Nantapech. Sa record pa lang, alam na natin na, uy, talagang mas matindi. If you look at the record of his former opponents, ni Carl James Martin, isa ito sa pinakamagandang record. 31 wins, 5 defeats, isa lang ang talo. So, himayin natin kung sino ba ito. 33 years old, so XBN, my experience. Taga Thailand at ang 8-1, Gutu. O, wag na natin basahin yan. Anyway, simulan natin dito. Ayan na, nakita kagad natin na tinalo po ito ni Albert Pagara by knockout second round. Show Isida, mga kilalang mga boxingero pa, mga undefeated, ano? Pag mga magagaling. Ito rin, Froilan Saludar, tinalo na rin ito via unanimous decision. Aba, dami na kalaban na Pilipino. Ha? Edison Beruela, nakalaban na rin. Jomar Fajardo, JR Diaman, dahil Pilipino. Donny Nietes, nakalaban din ni Donny Nietes. Aba, umabot sa decision kay Donny Nietes. So, may galing ito sa boxing. And ito na. Ayan, sunod-sunod yung knockout. So, medyo, to be honest with you, nagsasandbagging itong kalaban niya. Nagbiruin mo, ang ganda ng record niya, kinakalaban niya, mga debutante. Patay siya kay Wonder Boy. Delikado siya kay Wonder Boy. So, here's my honest opinion about this one. I think, I would agree pa rin na this fight could still be considered as a step-up fight. He's from Thailand. He's definitely gonna get a different perspective. Although, it's nothing new na may nabugbog na rin siyang Thai fighter sa, I think sa Novaliches yun nung napanood ko. He was still introduction niya yun sa Amerika eh. So it's good news na makakalaban siya sa kanyang hometown, because once na lumaban niya sa ibang bansa, iba na talaga ang mangyayari dyan. At talagang kikita na malaki hirap na lumaban sa Pilipinas pag sumikat na talaga. And I have no doubts na sisikat si Wonder Boy. Every time na tinatanong ako ng mga tao, sino yung isa sa boxingero na posibleng sumikat? I think 2023 will be an international year for Carl James Wonder Boy Martin, so wag natin madaliin. But let me tell you honestly what I think about his opponent. I think yung opponent niya as compared to the last opponent, ito may posible naman manalo, may knockout power naman. If you look at this one, and ito na lang titingnan, has 22 knockouts against 31 wins. So at least kahit papaano, he has that kumbaga equalizer. But if you're talking about the speed, the power, that's gonna be all Wonder Boy. The experience will go to Komgrich Nantapech, because he fought, you know, guys like Albert Pagara, Donny Nieto, Show Ishida. Those are, even though natalo siya doon, may mga laban doon na umabot siya sa decision. So, it's not the kind of fight na maraming mga fans gusto na kagad ilaban ito sa matindi eh. But I think the management of Wonder Boy is doing a great job, slowly but surely building him up, not hurrying up, him up, no, at 23 years old. I think this be, no, yung last fight niya, akata ko last fight niya dito sa Pilipinas. But maybe ang nakikita kong trend is maybe last fight niya against Filipinos, kasi mukhang international na mga sunod-sunod. If I'm not mistaken, kasi may target yan taga Australia eh.
Ano ba yung pangalan ng taga-Australia na tinatarget niya? Meron eh. So, anytime soon, we'll see Wonder Boy outside. But I think this will be a perfect opportunity sa mga taga-Lagawi, taga-Ifugao, sa mga taga-Norte na, kumbaga, i-take advantage ng opportunity habang lumalaban pa sa Pilipinas si Carl James Wonder Boy Martin. I've reached out to Pinoy Boxing Prodigy kung pwede bang makinuo dyan. And hindi ko na alam po yung full detail kung sino magko-cover, kung ipapalabas ba ito sa TV. Hindi pa natin alam. I'll reach out din to JL if you want more information. I think it will be a co-promotion from by our friend Pinoy Boxing Prodigy or DMAD promotion and the Wonder Boy promotion. So, good luck and initial thoughts, initial prediction, I think Wonder Boy will win by knockout. That's, or, you know, by wide gap unanimous decision. Talagang iba yung Wonder Boy ngayon. Again, it's just a matter of time na matest siya talaga sa higher level, but hindi kailangan madaliin. But I think he's gonna win against Nantapech. Alright, what do you think about his opponent? Let me know what you think and manonood ba kayo? At sama nyo na naman ako pag manonood kayo. please comment your thoughts about this fight.